Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po si Pastor Nolis Calao, Nazareth Baptist Church, La Botas City. So sa ating pong devotion ngayong umaga ay makikita po natin sa Revelation chapter 21 verse 1 to 6. Bago po natin basahin ay tayo po muna isimundaling manalang. Maraming Diyos na mga pangyari sa lahat. Salamat po sa iyong pag-ibig at kahabangan. Salamat po sa araw na ito na nagkalaw sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan patuloy na binibigay sa bawat isa. At kami po, Panginoon, ay malapit at humihingi ng patawaran sa lahat po ng pagkakasal. Talangin po namin, Panginoon, na kami gabayan sa amin po devotion ngayong umaga. May po ang siyang manguna sa bawat sa amin at magpala sa bawat isa. Wala po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Revelation chapter 21 verse 1 to 6. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na naumula sa langit buhat sa Diyos, na lahat ng gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa lupa na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya. At ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay maparap na. At yaong nakaluklok sa lukluhan, nagsabi, narito, ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang bukas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Purihin po ang salita po ng Diyos. Ngayon po umaga, ating pong baksa ay pinamagatan po nating eternity. Ang ating pong pag-aaral ay may tatlong bahagi po. Una ay eternity with our Savior. Pangalawa, eternity without tears. At ang pangatlo ay eternity without separation. So balikan po natin ang unang bahagi sa ating pag-aaral, eternity with our Savior. Walang hanggan sa piling ng ating tagapagligtas. Tunay po ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang sino man sa kanya sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At magkakaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos, one unicos. So mga kapatid, napaka ganda ng pag-asang ibinigay ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-asa ng kaligtasan, ang pag-asa ng buhay na walang hanggan na kanyang ipinagkaloob sa mga tao o sa tao na sa kanya ay mananampalataya, magsisisi ng kasalanan at tatanggapin siya bilang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas. Ito rin ay mapapasa kanya ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating tagapagligtas. Ang pangalawa po ay eternity without tears. Ang buhay na wala ng pagluha, wala ng hinagpis kailanpaman. Kung sa sanglibutang ito, tayong lahat ay dumanas ng paghihirap, kapighatian, matinding pagsubok sa ating mga buhay, alalahanin po natin ang mga lingkod ng Diyos na sa kabila ng mga matinding pagsubok sa kanilang buhay, ay nalampasan po nila at sila'y pinagpala ng Diyos. Tulad na lang po ng buhay ni Job. Marahil ay ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan ay hindi tulad ng naranasan ni Job.
o mga problema ang ating pinagdadaanan ay hindi tulad ng ibang mabigat na problema na dumating sa ating buhay. Maaring mabigat ito, subalit ang sabi nga ng salita ng Diyos, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na hindi natin makakayanan. Sapagkat ang pagsubok ay sinasabi nga, ito'y upang subukin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Dumarating ang mga bagay na ito sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Ang mga problema, mga pagsubok na ating dinaranas sa buhay. Hindi ko alam kung anong problema mayroon ng bawat isa. Subalit, ang sabi nga ay maging matatag tayo, maging malakas tayo. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, na tayo ay maging matatag at matibay at magtiwala sa ating Panginoon. At panghawakan natin, mga kapatid, ang pangako ng Diyos na ito sa lahat ng mga mananampalataya, na sinasabi nga niya dito sa talatang 4 na papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na, sapagkat ang lahat sa mundong ito ay mapaparam. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay mawawala. Subalit, ang pag-ibig at buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ito'y sa atin. At walang sinumang makakaagaw sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, sa ikatlong bahagi ng ating pag-aral ay eternity without separation. Bukod sa papahiri ng Diyos ang luha, aalisin ng Diyos ang kahirapan, ang kamatayan, ay hindi na tayo mahihiwalay sa piling ng Panginoon. Without separation. Eternity without separation. Kung babasahin po natin, babalikan ang verse 4 hanggang verse 6. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginawa ko kung bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tunay at tapat. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. So napakagandang pangako po ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. So purihin po ang Diyos sa atin pong pag-aaral. Nawa ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulay ngayon umaga. Wala po aming dalangin sa pangalan po na aming Panginoon Jesus. Amen.